Sa lahat ng viewers ni Makmak Pablo, kumusta na kayong lahat dyan? At pray lang, kaya natin ang laban. Sa lahat ng mga viewers, mega shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. Saan sulok man kayo ng mundo. Long live. Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back po ulit dito sa akin channel. Isang mapagpalang araw po ng Linggo sa ating lahat. At ito nga po, meron akong update na nakuha galing kay kay Attorney Abraham Espejo. At siya po ay kumbaga nagbigay sa atin ng update na pwede naman nating ibalita sa inyo. At ito po yung kanyang balita na yung pong sinubmit, yan yung submitted for resolution ang motion for reconsideration natin. Yan po yung sinabi ni Attorney Abraham Espejo dahil hindi nagsampa ng comment ang prosecution. Inalis ng korte ang right nila na mag-comment sa motion. Yun. So, yun po yung sinabi. So, parang sabi ko nga ay good sign po yan. Yan, yun na sinabi ko sa kanya. At, kumbaga, dito po sa nangyari na ito, kung inyo pong matatandaan, nung pong mga nakaraang buwan ay merong nangyaring aksidente laban dito sa isang sa isang judge na si Judge Judge Maria Teresa Abadilla. So kung inyo pong matatandaan nagkaroon po ng problema diyan dahil nga po pinatay po itong si Judge. At ito nga po ay isang case closed na dahil nga po sa nangyari na kumbaga nagpakamatay din yung yung bumaril sa kanya, kaya po case closed na ito. Pero yung pong motibo is still unknown. Yan, nakalagay nga po dyan sa headlines na yan. At merong nga daw po, ayan, NBI to prove killing of Manila RTC judge. Yan, so pinapa-utos nitong si Justice Secretary Menardo Guevara noong bali ito po ay nalimbag noong November 14 ang National Bureau of Investigation to look into the fatal shooting of a 44-year-old Manila Regional Trial Court judge by her court aide right inside her office. So wala pa pong nilalabas na kung ano mang balita, kung ano po nangyari sa kanilang investigation itong NBI patungkol po dito. Pero ang kagandahan na po, naman po niyan, pumunta po tayo doon sa kumbaga parang matinding update. Ito para sa akin isang magandang sign po ito dahil ito pong update na ito ay medyo natin dito. Parang itong update na ito ay saktong-sakto para madinig na or mahiring na itong kaso ni FLM, yung natitirang non-bailable, diba? Yung non-bailable na isa niyang kaso na na-deny yung kanyang bail, ito po ang hahawak po ng kanyang kaso ngayon or didinggin sa sala nitong si Judge Reynelda Estacio Montesa. Sino ba itong si Judge Reynelda Estacio Montesa? Ito po nakalagay. Based on available information about her online, Manila Regional Trial Court Judge Reynaldo Estacio Montesa has been lecturing on cybercrime and has partnered with the Philippine government in fighting this. Ito po ay nalimbag sa One News, yan, Today's News Explained, yan, powered by the Philippine Star. Yan, ito po ay nalimbag noong June 17, 2020. Ito po ay patungkol po kay Judge Reynelda Estacio Montesa. Yan, siya po yan. Yan. A photo of Manila Regional Trial Court Judge Reynelda Estacio Montesa has been making the rounds on social media since she handed down the decision convicting Rappler Executive Editor Maria Ressa of cyber libel. So, kilalang-kilala niyo po yan si Maria Ressa ng Rappler na kumbaga na convict bilang cyber libel offender. Dito nga po sa sala na ito ni Judge Montesa
dininig yung kaso na iyon. At ito po, eh, dahil nga po wala pang pumapalit doon sa sala nitong si Judge Maria Teresa Abadilla, eh, kumbaga, ito na lang po muna, temporary. Yan. For temporary lang naman po yung pagdinig ng kaso nitong si Judge Reynelda Estacio Montesa sa kaso ni FLM. Yan. Nakalagay dito, the Manila Regional Trial Court, judge who convicted Rappler Chief Executive Officer and Executive Editor Maria Reza and former writer-researcher Reynaldo Santos Jr. of Cyber Libel has been a judge for around 2 decades now. Ayan. Passing the bar in 1999, ayan, RTC Branch 46, Judge Reynelda Estacio Montesa has degrees from the University of Santo Tomas, San Beda College of Law, and the Arellano University School of Law. So, yun. Kumbaga talagang hindi ka naman magiging judge kung hindi ka malupit, di ba po? Katulad nito. Yung pong Judge Abadilla ay pinatay po doon sa loob ng kanyang sala sa RTC Branch 45. At ito naman pong si Judge Montesa ay nasa Branch 46. So katulad nga po nung nabanggit ko noon pagkatapos na magkaroon ng insidente patungkol dito kay Judge Abadilla, eh maaaring i-raffle sa ibang sala itong kaso ni FLM or maghintay ng kapalit na judge. So, hindi naman kasi pwede na na patagalin lang yan, na maghintay lang na maghintay ng judge na papalit dyan sa RTC Branch 45. So, ito po ay dininig na, kumbaga tinignan na ng ibang judge yung kaso ni FLM. At dyan nga po ay hindi nga daw po nakapagbigay ng komento ang hindi nagsampa ng comment ang prosecution patungkol doon sa resolution ng motion for reconsideration na kumbaga parang pinay nitong mga abogado ni FLM. Yan. So inalis ng korte o nitong korte ni Judge Montesa yung karapatan ng prosecution na magkomento doon sa motion. Yan, doon sa motion for reconsideration. Para nga po doon sa hindi na ibigay na bail. So, yun. Sana nga, talagang maayos itong bail ni FLM, yung bail hearing niya. Sana, kasi katulad niyan, hindi nagbigay o hindi nagsampa ng comment ang prosecution. Yan po yung, kumbaga, bakit hindi nagsampa ng comment ang prosecution? Alam naman natin na masidhing-masidhi ang kanilang kumbaga ang kanilang damdamin o ang kanilang loob na maipakulong talaga ang isang Francis Leo Marcos at sinasabi nga nitong mga kalaban o ng mga anti-FLM na mabubulok daw sa kulungan si FLM dahil dito. Pero bakit hindi nila binlog or wala man lang nagsabi nitong update na ito sa hanay ng mga anti-FLM patungkol sa hindi nag-submit ng komento doon sa motion for reconsideration itong prosecution? Siyempre, pabor ito kay FLM, pabor, kumbaga parang sa akin opinion ko yun na pumapabor po ito kay FLM at pumapabor ito sa laban ni FLM sa kaso na hindi nga nabigyan ng petition for bail. So siguro hindi natin alam kung sapat na ba yung naging action ng prosecution kaya hindi sila nagbigay ng komento or kumbaga okay na ba sa kanila na dinggin na lang ulit yung kaso, yung patungkol doon sa motion for reconsideration. At siguro saka na lang kumbaga parang hihintayin na lang nila kung ano man ang magiging desisyon nitong si Judge Reynelda Estacio Montesa. So sana na talagang maging maayos at lahat naman tayo ay nagdadasal na magkaroon ng pagkakataon sa FLM na makapag-bail dito sa isang kaso nga ng human trafficking na hindi napagbigyan na makapag-bail siya. Sana nga talagang kasi naalala nyo po nung nakaraang buwan lang yun by November lang po ata yun nung hindi pinayagan si FLM na hindi makapagpiyansa. Kung hindi ako nagkakamali, last month lang yun or last October. Yan. Diba, nung pong hindi pinayagan si FLM na makapagpiyansa,
2 days before na lumabas yung update nitong sila Attorney Abraham Espejo, eh meron ng update ang UTW patungkol dito. Lalo na yan si Donna, di ba? Si Donna, yung Jack Patty, itong si Mike Cervera, di ba? Marami silang mga nahugot kagad na balita na hindi makakapag-bail itong si FLM. So, doon sila ano eh, kumbaga parang doon lang sila kumakapit sa mga mababalitaan nila na maganda at pabor sa kanila. Pero itong update na ito na itong si FLM ay kumbaga meron ng bagong judge na didinig pansamantala, eh bakit hindi nila binalita? Diyan, 'di ba? Talagang wala silang ibinalita at hindi nila sinabi sa ano, sa kanilang mga vlog o isa man lang sa kanilang mga live na meron silang update at ito ay pumapabor kay FLM. Kahit papaano pumapabor kay FLM, dahil nga po sa aking palagay eh hindi na nagsampa ng comment ang prosecution doon sa ano, sa motion for reconsideration, tapos inalis pa ng korte ang right nila na mag-comment. So, hindi sila mag-comment, wala silang magiging komento dito, tanging yung mga abogado lang ni FLM at yung side lang ni FLM ang makakagawa ng komento. Kumbaga yung parang makakapagsusog ng kanilang laban. So, itong prosecution ay inalis ng korte ang kanilang karapatan na sumagot sa komento. So, yan. Ako naman, kaya ako lang naman po ito sa inyo sinasabi, eh para kahit papaano po eh meron tayong, at least meron talaga tayong laban, at itong si FLM ay meron talagang laban dito sa nangyayari sa kanya, sa laban na ito, sa legal battle ni FLM. Kumbaga talagang ano, bilog ang mundo, di ba? Hindi naman ibig sabihin niya na habang buhay kang laging nasa ilalim o lagi kang nasa ibabaw. So, bilog ang mundo at umiikot ang bola. Kumbaga ngayon, ang bola ay umiikot at ang bola ay nasa panig natin. Hawak natin yung bola. Kumbaga sa basketball, tayo yung titira. Kaya nga po, kumbaga ito ay isang magandang balita sa akin. Yan. Kaya nga po nung binalita rin ko sa akin ni Attorney Abraham Espejo, ay sabi niya ay pwede ko naman daw i-vlog ito at pwede ko rin naman daw po siyang banggitin na kumbaga siya yung nagbalita. Kaya sabi ko nga eh, good news ito para sa akin at sa mga supporters na nag-iintay ng update patungkol dito sa kaso ni FLM. Kumbaga para sa akin talaga good news to, dahil magandang balita to. At ito po, yan, sabi nga dito sa balita na ito ng One News, aside from being a judge since 2002, Montesa is a frequent lecturer and trainer at many international and local seminars according to a profile posted about her timeline. And on Tuesday, June 16, or a day after she handed down the decision finding Reza and Santos guilty of cyber libel, the hashtag Salute Judge Montesa trended on Twitter, initiated by pro-administration netizens. Media and other groups have slammed the conviction, saying it set dangerous precedents, not just for journalists but also those critical of the administration online. So, kumbaga, natuwa ang mga ano natin dito, mga kababayan natin, lalo na yung mga PRRD. Kumbaga, dahil natuwa nga sila, dahil itong si Reza nga ay na-convict or nahatulan ng guilty nitong si Judge Montesa. So, para sa akin talagang itong si Judge Montesa, isang magaling, matalino, masipag, at yan, merong patas na pagpapahayag ng tama't mali. Yan, kumbaga, talagang ano siya, patas siya sa kanyang mga hinahatulan. Kaya sana nga eh maging maganda ang kung ano man ang kalalabasan ng kanyang pagdinig pansamantala dito sa kaso na hinahawakan niya, sa kaso ni FLM. Sana talaga, yun nga po, lagi ko sinasabi sa inyo na huwag lang natin basta ipagdasal si FLM, kundi pati na rin ang mga judge, yung mga tao na nandoon sa loob ng korte. At kung sino man ang mga involved dito, kasi nga po, eh, para sa kanilang kaligtasan na rin at para na rin sa kanilang malakas na pangangatawan at lagi silang ligtas sa anumang kapahamakan. Yan. So, yan po. Muli po, ako po ay nakikiramay po ulit sa pamilya nitong si Judge Abadilla, at sana nga po ay lumabas na ang probe ng
NBI patungkol dito sa pagkakapas lang sa kanya na kumbaga kahit nga case closed na, eh yung motibo daw po ay still unknown. Kaya po iyan ay pinaimbestigahan pa din. So po maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana nga po maging matagumpay at maging pabor sa ating idol ang anuman na maging desisyon itong si Judge Montesa. At yun nga po, nagpapasalamat pa rin po ako na kahit papaano kung nangyari itong aksidente dito kay Judge Abadilla, mabilis po na meron po kaagad duminig dito sa kanyang kaso itong kay FLN. So yun po, maraming maraming salamat po at sana po patuloy lang po natin ipagdasal si FLM at yung mga tao na nakakasama niya sa korte para po sa kanilang kaligtasang lahat po. Sa lahat ng mga nandun po. Huwag po nating isipin yung kahit po yung mga kalaban, ipagdasal po natin ang kanilang mga kaligtasan dahil kumbaga kailangan sila na maging malakas para po sa mga darating na hearing na ito para mapatunayan at mapawalang sala talaga ang ating idol. So yun lamang po, maraming maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo sa susunod ko na vlog at kita-kits ulit tayo sa susunod ko na live. Yan, maraming maraming salamat po. God bless us all. Sabi ni Mac Pablo, in life, if you are intelligent, you are admired. If you are wealthy, you are envied. If you are powerful, you are feared. But if you are blessed with wisdom and a good heart, you are remembered. Payakap nga. What's up mga tropa peeps?